So in response po sa isa sa nag-comment sa ating video dun sa Usapang X by Mr. and Mrs. C, nag-comment siya, request niya next video ay paano kayo nagtagal. Kasi nakwento ko dun sa Usapang X na 5 years kami na mag-boyfriend girlfriend, tapos ngayon ay mag-nanay na kami sa December 21. Nakasal. So a total of 14 years. 14 years, di ba? So paano nagsimula mo? Ginoong MMDA. Paano po kayo nagtagal? Paano tayo nagtagal? Hindi naman, lahat naman nagdadaan sa pagiging sweet, gano'n naman, masaya, kilig-kilig. Nandun pa rin naman kayo bilang mag-asawa. So kung mag-boyfriend, mag-girlfriend, una siyempre, respeto pa rin. Respetuhin mo yung partner mo, yung nililigawan mo, take time mo. Ilalani mo yung ugali. Kasi, commercial break. Napapansin nyo po, mayroong tumutunog sa paligid kasi nasa kalsada kami ngayon. At may mga motor na talaga namang sobrang lakas ng tutunog. Gusto nilang ihiyaw ang nabili nilang sound system para sa kanilang motor. Kaya dinig na dinig. Talo pa ang sasakyan. Okay, so back to regular programming. Din yan. May tamang formula ba para sa pagtatagal ng isang relationship? Pasensya. Sa aming dalawa, mahabang pasensya niya. Ako tama lang. Minsan, nababa pa yung pasensya ko. Although, ang kapalit naman ng konting yung pagbaba ng pasensya ko, yun naman, respeto ko din naman sa kanyang pagkatao. Ganun lang naman. Whatever you lack, at least i-compensate mo. Hindi mo sasabing shortcoming mo na talaga yun. So, ibig sabihin nun, kung may mga problema or may mga issue, mag-uusap. So, communication. Tapos, huwag mag-give up. Kasi, pag sinukuan mo na yon, ibig sabihin, it's over na. Tinanggap mo na hanggang doon na lang. Kung yung pagsuko mo ay wala nang susunod na mangyayari or hanggang doon na lang, choice mo yon. So, kung choice mo talaga na ayaw mo na, sabihin nun, sumuko ka na talaga, di ba? So, meron din naman kasi mga relasyon na hanggang doon na lang, talaga. May mga relasyon din naman kasi na kung doon, hindi na yun nakakatulong sa inyong na dalawa pareho, better na tapusin na lang or sukuan na. Lalo na kung medyo nakikita mo na hindi kayo nag-grow, or nasa nakakasakita na lang kayo. Both, not only as nakakasakita na, pero very big no-no sa amin yung physical, yung may mga relasyon kasi physical agad eh, yung nananakit. Kasi iba-iba naman ang personality ng tao. Ako kasi, mabunga nga ako. Yes, mas nagger po siya. Mas nagger ako, pero afterwards naman nun, wala na. Pero may mga lalaki kasi na magaan ang kamay. Sa kanila, kamay. Sa Cavite, magaan sa kamay. Sa Batangas, mabigat ang kamay. Though, anyway, nananakit. Which is, hindi ko gawain yun. Tapos, syempre, ang unang-una sa lahat, you both see na ang direction nyo pati pareho ay doon. Uh-oh. If you don't see na ang direction nyo ay doon, sometimes para din yung nagsasayang ka lang din ng panahon, effort, kaya pinapayuhan yung mga kabataan, yung mga millennials na huwag mapusok, huwag magmadali eh. Kasi ang lahat ng bagay may tamang panahon. So kung may tamang panahon, may tamang tao na para sa inyo. So, may kasabihan nga na kung ipagdadasal mo siya, prayers. Yeah, tama yun. Prayers. Yun ang unang-una sa lahat eh. Prayers. Kasi yung faith kay God. Hindi ako ganun. Kahit ano man ang relihiyon nyo. So,
kung nandun yung paniniwala sa Diyos na mahal ko tong taong to, hanggang dulo, ilalaban ko, kahit ano man mangyari, okay lang, normal, mag-away kayo. Magkakataas, magkakainit. Ng cool off. Kasi, kahit nasa isang relasyon kayo, dalawang magkaibang tao ka rin kayo So, may tendency talaga na iba siya, kayo. Iba din yung isa. Ibang so, hilig ninyo, mag-interest nyo. May gusto kang gawin, ayaw naman niya. Unlike, sample namin na magkaiba kami ni misis ko. Hindi siya sporty, ako sporty. Doon sa point na yon. So, ang ginagawa na lang namin, meron siyang hilig. Like, she's on sa church service. Hindi naman sa hindi ako ganun ka-religious. But I support her kasi nga, she find refuge in that sense. Ako naman, he finds refuge in that sense. Sa sports naman ako kasi, nire-respeto naman niya yun sa akin, sa side ko yun. Bigay lang, give and take din lang sa relasyon. Nung panahong kami mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero pag mag-boyfriend, girlfriend kasi kayo, hindi pa ganun eh. Hindi pa. As much as possible, yung lalaki, willing i-sacrifice yung gusto niya para sa babae. Kasi syempre, sweet yun. Sweet yun, oo. Yung babae naman, may point din ganun. Na kung anong gusto niya, pagbibigyan mo. Doon pa lang, na-mold nyo na yung relationship ninyo. Sa as boyfriend and girlfriend. Pero pag masyado namang one-sided yung nangyayari or hindi siya ganun ka-healthy, saka isa pa, think twice na. Pag magka-relasyon pa lang kayo, dapat importante din na bibigyan nyo ng space yung isa't isa. Halimbawa, may time siya. Kung gusto niya, ito yung gagawin niya. Hayaan mo siya na gawin yung gusto niyang gawin. Tapos ako, bibigyan niya rin ako ng ganong time para sa sarili ko. Meron din naman kayong gagawin na magkasama. Kasi, malaking bagay din na naging boyfriend ko siya ay may trabaho na ako noon. May trabaho na rin ako. 23 ako noon nung nag-boyfriend ako. So, nakatapos na ako ng pag-aaral. Ako naman, hindi. Ganun din edad. Oo, nagtatrabaho na rin. Kami. So, parang kahit papano, siguro nandun yung maturity. Ba, tinatawag. Although sabi nga nila, lalaki medyo hindi pa rin ganun ka-mature. Mas pero, mabilis daw kasi mag-mature ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Yun. But in that sense na medyo, kumbaga, meron ka nang tinitake as a little responsibility. May responsibility ka na rin sa relasyon na yun. Napapractice na yung pag-outweigh ng mga bagay-bagay. Paano ka mag-spend ng time sa kanya, hindi puro trabaho. O, di ba, may pumapasok po na PM. Message. Okay, nag-spend ka ng time sa trabaho mo. Saka hindi lang din masyadong nasasuffocate din yung partner mo. Malawak pa rin yung ano nyo, malawak pa rin yung... Kasi minsan dun sa pagbibigay ng space, dun yung mamimiss yung isa't isa. Kumbaga may maidudulot siya na ay, namiss ko siya bigla kasi ganito. Hindi yung kayong sawang-sawa. Hindi yung laging kayong dalawa magkasama, nakakasawa na yan. Tsaka pag mag-asawa na kayo, lagi na talaga kayong magkasama. Pero, ano, masaya namang ano na dadating kayo sa point na ganun. Huwag kayong magmadaling yung physical, lalo na kasi ngayon masyado na mapusok ang age ng mga ibang nung panahon namin, hindi naman sa rated PG kasi masyado na magtatanong yung iba yung physical contact. Ito ang pangako ko, ito yun eh, isa yun pangako ko sa nanay niya na dadaling ko siyang as buo na sarili niya hanggang kasal, which is napatunayan ko. Ganun ang lalaki. Nagko-commit ka sa word mo. Na, ang opinion po na aming binabanggit dito ay opinions of the host and does not reflect the opinion of the station. May station. Next spot. Ano station? Para lang malinaw kasi iba-iba tayo ng opinion. Hindi namin sinasaklaw iba. Nirerespeto din man namin ang opinion ng iba. Iba. Kung gusto nyo yung ganun, we respect doon. This is how we handled our relationship noon. Hindi namin sinasabing mali or tama yung ginagawa nila. It is
confided sa aming nangyari sa aming dalawa. So if if some find something good in our opinion, please gayon. Pero okay lang, suportahan taka. Taka. Sabi nga, pero kung may natatouch kaming, sorry ha, hindi kami sabi nga kami, yung una rule namin dati, no name dropping, ganun din. Hindi rin kami nagsasabi na ang relasyon namin ay perfecto or ideal. There is no ideal relationship. Yun ang tandaan niya. Sa bawat relationship, may mapipick up ka na, etong kay ganito maganda to. Ito naman ang kagandahan niya. Parang ganun ba? Sensya na, hindi ako natingin ng diretso sa camera kasi pag nagda-drive ka talaga, all eyes on the road. So sorry ha, medyo sisilip-silip din lang ako. Pero, hindi ko siya duling. Hindi ako duling. Meron din ako malawak na peripheral vision. Dala na rin ng pagiging siya po kasi ang driver. Kailangan malawak. Next time. Ikaw magdadrive. So ngayon, we are on our way to... So keep on, any topic na naisip, gusto nyo masuggest, willing kami, pwede nyo isingle out sa kanya, pwede nyo isingle na topic galing sa akin, ako magbabato ng question sa kanya, o siya magbabato ng question sa akin. Basta there are certain rules lang na out of no name droppings, no particular na example, kasi mahirap yun, baka may matapakan. Ayun lang po. Yun. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Pwede rin kayo mag-comment. Thank you. Bye-bye. Mwah-mwah.